Bata pa ako, nakikita ko na na mahirap ang buhay ng mga magsasaka. Naririnig ko yung mga problema na inahapag nila sa mga magulang ko. Tuwing may eleksyon naman, nakikinig ako sa mga politiko, yung populistang pagkilala sa katotohanan na may mahirap, may mayaman, magkatunggal eh. Yung populistang nosyon na yung politiko, pag hinalal mo, siya ay gagawa ng mabuti para sa mahirap. Sasabihin ng father ko, oh, mag-abogado ka para maging politiko. Sa sarili ko naman, oo nga, no, mag-abogado ko para makatulong ako sa mahihirap. Ngayon, yung makamahirap pero hindi pa naintindihan ng malalim kung ano ang proseso ng pagsasamantala sa mahihirap. Sa masasabing hilaw na gulang, alam na alam ko na naglalabanan sa Central Luzon. Kahit di nakakarating yung mga hook sa aming bayan, yung mga religious na gano'n sila eh, naggumagawa ng anti-communist peace rallies. At saka sa eskwela, yung mga reaksyonaryong teacher, binabanggit nila yung mga hook bilang kaaway. Sa pamilya namin, yung pagkamakabayan matindi, no? Dahil yung mga ancestors namin lumalaban sa Kastila, pagkatapos nung dumating mga Amerikano, kalaban din sila. At nakakatikim sila ng ano, pahirap ng mga dayuhan. Ganun din sa panahon ng Hapon. Kasabay niyan, si Recto nagtatalumpati din. Lumalaban siya sa pamamagitan ng matalumpati niya sa Senado laban sa imperialismong kanon. Linalabanan niya yung mga base militar ng US, yung Laura Langley. May isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ng father ko, bukod sa pagiging makabayan, si Recto, yung ano, Espanista, alam niya, parehong produkto sila ng Ateneo sa panahon na Spanish speaking pa sila, Espanista si Recto. Pero yun ang punto na kinagugustuhan ko kay Recto, yung pagkamakabayan sa bahay pa lang. Pagdating sa Ateneo na, kung sino yung sikat na Atenista na makabayan, lumalaban sa imperialistang kano, as tinatawag pa na, no, crazy communist. Kaya, ba, kung si Recto ituturing nilang crazy communist, there must be something good about communism. So, lalo akong nagkakaroon ng interest, no? Imbis na padala ng ganong salita ng mga Amerikanong Jesuita. Hanggang 1958, inisip ko na, no? Maging politiko. Kaya nga, balak ko mag-aral ng law para maging politiko. Planado. Basta't magpakahusay ko sa bilang law student, lumabas na bar top-notcher, mag-Harvard. Pag tapos ng graduate studies, balik ako sa Locos Pre-Legal Services. Pero nung habang ano, nag-aaral ko ng Marxismo-Leninismo, humina. lumamlaw yung visionary. By 1959, ano, masabi, kalokohan na plano na yan. Revolusyon na ang kailangan gawin. Yun ang ano, transformasyon ko. Pare, siguro nag-wear off o yung pag-give up ng pagpasok sa law school. Ano yan eh. Umabot pa ng 6 months to 1 year after 58. Pero by 58, ando na yung break. Yung pagnanais magrevolusyon, yun ang pumalit sa pagnanais maging abogado at maging politiko. Bago 1958,
alam ko na may tunggali yan sa pagitan ng mahirap at mayayaman, na may pagsasamantala na nangyayari, mga manggagawa eh tumatanggap ng mababang sahod, yung mga magsasaka nahihirapan silang magbigay sa kanilang mga amo ng upa sa lupa. Up to 1958, ako ay umabot sa pinakamataas ng antas ng pagiging liberal na progresibo. Progressive liberal. Hindi pa Marxista-Leninista. Pero umigpaw ako nung nagbasa na ako ng mga Marxistang akda. Sa taon din yon, 1958, umigpaw. At lalong lumalim ang pag-unawa ko sa pagsasamantala. Binasa ko yung mga akda nila Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao. At inaral ko rin kung anong nangyayari sa daigdig bunga ng teoryang yon, anong naging praktika sa revolusyon. Kaya inaral ko ang revolusyon sa Union Soviet at sa China at iba pang bansa. Nung nabasa ko yung class analysis of Chinese society ni Mao, nakita ko ugat ng kahirapan ay yung pagsasamantala ng mga panginong may lupa sa mga kasama, at naintindihan ko rin na yung mga kolonyalistang kapangyarihan at mga imperialista eh kasabwat nila yung mga lokal na nagkaharing uri para pagsamantalahan at apihin ang mga anak pawis at buong bayan. Batay sa Communist Manifesto, naintindihan ko na may mahalagang makasaysayang papel ng uring manggagawa na bunga ng revolusyong industrial. At bagamat pinag-aralan ni Marx yung uring proletaryo sa Europa, lalo na sa Inglaterra, maliwanag doon na yung posibilidad ng sosyalismo naroroon. Nandun din yung pangangailangan na hindi lang mag-trade union movement yung mga manggagawa, kundi magkaroon sila ng revolusyonaryong partido at umagaw ng kapangyarihan pampolitika para ibagsak yung diktadurang makauri ng burgesya. At nakita ko, aplikable yung prinsipyo sa Pilipinas kahit na hindi pa industrial na bansa. Pagdating kay Lenin, doon ko lalong nakita na bagat hindi pa industrial ang Pilipinas, mala feudal at mala kolonyan, yung pandigdigang posibilidad ng sosyalismo ay naroroon. Kahit na unahin muna yung pambansa demokratikong revolusyon, iyan ay kaiba na sa lumang pambansang demokratikong revolusyon. Panibago na dahil sa pamumuno ng uring proletaryado. Dadan muna ang Revolusyong Pilipino sa yugto na pambansa demokratiko, at dahil uring manggagawa ang namumuno dyan, madali nang ituloy sa sosyalistang revolusyon kung saan yung uring proletaryado makapagtayo ng industrialisadong batayan para sa isang matibay na sosyalistang lipunan. Siyempre, matapos na agawin muna yung kapangyarihang pampulitika mula sa burgesya. Nag-umpisa ako sa kilusang estudyante dahil ako ay estudyante. Kailangan kikilos ako batay sa aking kalagayan. Hindi naman ako pwedeng magpunta kagad sa mga manggagawa dahil hindi ako makikilala kung sino ba ako. Yung malaking silbi ng ginawa kong pag-organisa, pagmumulat sana yung mga estudyante, nagkaroon ng kasanayan na later on dadaling ko sa hanay ng mga manggagawa. At saka, hindi ako kikilalanin ng mga mismong anak pawis at mga kasalukuyang namumuno sa kanila o yung mga dating namumuno sa kanila. Lalo akong babarahin yan pag sino ba ito. Pero bilang
estudyanteng aktivista, nakita nila nakapagbuo ako ng malaking organisasyon at nag-mobilize ng malaki at nagkaroon sila ng interest. At dahil mga pinag-aralan naman namin, sana yung mga estudyante, magka-anak pawis, makamanggagawa, kasama na sa mga placards, pagamat academic freedom yung number one slogan. At yung pinagtatanggol namin mga kasulatan, makamanggagawa, makamagsasaka. Nakikita na anti-communist yung ginagawa ng Committee on Anti-Filipino Activities. Kita ng mga matitinong leader ng uring manggagawa, yung mga ilang nasa trade union, yung mga galing na sa kulungan at kasali sa dating kilusan, nakita nila na, itong si Sonequan, yung katulad natin, no? Yun ang malaking bagay na ipinunga ng pagkilos ko sa student movement. Bago pa ako sumapi sa lumang partido komunista ng Pilipinas, mga December yan, 1962, pumasok na ako sa Lapiang Manggagawa. At may ilang kasama ko sa SCAOP na pumasok din. Nakabuti para sa magiging kasaysayan ko yung pagsipa sa akin bilang teaching fellow sa University of the Philippines. Nakita ng mga superior ko sa English department na malaki pala yung papel ko sa likuran nung anti-Kapa demonstration. Pinatid nila yung appointment ko. Salamat sa kanila. Sa pagsipa nila sa akin, ako ay napunta sa kilos ng paggawa. Ambag namin sa kilusang paggawa, sa ilalim ng Lapiang Manggagawa, kami ang namahala sa research at pagdadaos ng mga seminar para sa manggagawa. Sa opisina ng Lapiang Manggagawa at mga opisina ng National Association of Trade Unions at sa National Association of Federated Labor Unions ni Comfort Olalla, doon ko nakakatagpo yung mga nagsisilabasan na mula sa preso. Mga nagtagal sa preso na dating suspetsyadong hook at komunista, mga veteranong kadre yan. Noong 1963, ako ang inatasan ng partido na magbigay ng refresher course tungkol sa Marxismo-Leninismo sa mga veteranong leader ng kilusang magsasaka. Matagal na silang hindi nagkaroon ng pag-aaral, kaya sila ay sabik na sabik. May pagmamalaki ko na ito ay magaling na panibagong pagpupundar sa isang kilusang magsasaka na pinamumunuan ng uring manggagawa sa pamagitan ng mga kadreng magsasaka na nakakaintindi ng Marxismo-Leninismo. Ang pagkilos naman namin sa hanay ng mga manggaw at magsasaka, malaking naitulong sa pagpapalakas ng kilusan ng mga kabataan. Nabuo ang Kabataang Makabayan ng 1964, November 30, 1964. Dahil sa may mga kabataang magsasaka na recruit kami. Yung mga anak, primero nag-umpisa kami sa mga anak na mga kadreng magsasaka. At ilan, bagito naman, no? Na galing sa mga baryo na kinaroroonan ng mga leader magsasaka. Dito naman sa hanay ng mga manggagawa, nakuha namin yung mga batang trade union leaders. Sa Maralitang Tagalunsod, sa urban poor community, kumilos din kami dyan kagad. Dahil sa
umuwi dyan sa mga komunidad na yan ang mga manggagawa na nakikilala natin. Sa primero, believe naman ako sa lumang partido. Wala namang ibang partido na katulad ng ganong partido sa punto na sadyang para sa uring manggagawa. E ano naman, nauna sa mga labay si Crisanto Evangelista na wala akong masabi later on na, ano, na hindi maganda, no? Ang malaking halaga ng pagpasok ko sa lumang partido, nakilala ko ng mga dating veteranong revolusyonaryo na ako'y karapat-dapat nasa partido. Nung inimbitahan ako, pumayag ako agad, handa ako. Ngayon, kung ako ay nagtayong agad ng Partido Komunista ng Pilipinas, noong 1962. Sasabihin, sino ba yan? Eh, hindi ako kikilalanin ng mga manggagawa mismo at mga dating kumikilos bilang pinuno ng kilosang manggagawa. Pagkilala na rin sa akin at umasa na sa pamamagitan ng pagsapi ko, magkakaroon ng mas malakas na partido. Ibang ano na pangyayari na yon, yung ano, natuklasan ko may mga kamalian at kahinaan na nananatili at hindi naitutuwid. Nagtagal ako sa lumang partido, 1962 hanggang 66. 65 nakahalata na ako. Kaya mga December 1965 nung inatasan ako na magsulat ng political report pagkatapos may ilan ayaw tanggapin yung report. Sabi, memorandum lang yan. Gagawa kami ng panibagong draft. Eh, hindi man sila sumulat ng panibagong draft. Pagkatapos, 1966, by April, nagmamaneobra na sila para sipahin ako. Naisipan ko na ano, tamang magkaroon ng rectification movement, yung dakilang kilusan sa pagtutuwid. Ibig sabihin eh, mayroong proseso ng pagunlad at proseso ng pagkilala ng katangian at pagkilos ng isang bagay tulad ng Partido Komunista ng Pilipinas. Bakit magtagal naman ako? Kasi may mga elemento naman sa lumang partido na tinatanggap nila yung mga paliwanag ko tungkol sa mga dapat gawin sa loob ng Pilipinas at bukas sila sa aking pagpupuna sa Union, sa Partido Komunista ng Union Soviet na naging revisionista na. Halimbawa, sa usapin ng ano, revisionismo, as late as 1963, may bahaging nagsasabi na oo nga, ganyan ang nangyayari na sa Union Soviet. Meron naman niya nagsasabi na ano naman, pagkakaiba ng linya ng partido ng China at partido ng Union Soviet ay pamamaraan lang, parehas pa rin yan, no? Marami yan nagsasabi ng ganyan. Pagkatapos meron naman yung ano, hindi tumatanggap sa aking paliwanag tungkol sa revisionismo. Ang pinakamalaking bunga ng pagpapalakas ng kilusang anak pawis at kilusang kabataan ay yung muling pagtatayo ng Partido Komunista ng Pilipinas sa patnubay ng Marxismo, Leninismo, Kaisipang Mao Tse-tung. Yung pagbubuo ng bagong partidong revolusyonaryo ng proletaryado ang pinakamalaki na bunga. Sa kabila naman yan, dahil sa paglaki at paglakas ng kilusang masa, si Marcos naman ay nagpalagay yan ang hadlang sa kanyang sariling ambisyon na
maging diktador sa mahabang panahon. Dapat ang pagtingin niyan yung kwan, how things develop according to contradictions, no? Kung ano yung nagbunga ng mabuti sa anyo ng Partido Komunista ng Pilipinas na ginagabayan ng Marxismo-Leninismo kaisipang Mao Zedong, yan din ang nag-uudyok kay Marcos na kailangan supilin niya dahil itong kilusang masa ay hadlang sa kanyang ambisyon na maging emperador hanggang kamatayan niya. Sa dekada ng 60, kung nahin natin ang mga kabataan, 1961, yung anti-Kapwa demonstration, malaking signal action yan dahil 5,000 ang sumama sa demonstrasyon na pumasok sa loob ng Kongreso. Matapos yan, mga maliliit ang sumunod. 1962, mga 500 laban sa Laurel Langley. At marami na yung piket, no? Ang sumunod na malaking pangyayari yung omnibus rally. Omnibus dahil laban sa lahat ng dipantay na tratado at kasunduan sa US. Sa Laurel Langley, US military bases at iba pa. Yun ang pinoprotestahan. Nagsama ang mga kabataan at mga manggagawa. May kasama rin mga magsasaka. 20 to 25,000 yon. Pagkatapos, ang sumunod na malaki ay yung laganap na strike ng mga estudyante. 67, 68, 69, lumaganap. At marami na yung walk-in sa headquarters ng KM para ano, mag-apply ng membership yung mga estudyante. Ang sumunod, November 1969, magsasaka naman. 15,000. Significant yan dahil hindi ka basta-basta magdala ng ganong karami. Dahil ano, ibubus mo yun eh. Hindi pa ginagamit yung lakbayan. Karamihan ng kwan, mga magsasaka na dinala natin sa Kongreso ay kwan, galing sa ano, sa Tarlac. Ano, naroon na tayo. Nakapag-umpisa ng NPA sa panahon na yon. Ang malaking halaga nun eh, nangangantyaw mga laba. No? Sabi ninyo, mga makamaw kayo, pero wala kayong magsasaka. Di pa nila, ano eh, di pa nila batid masyado kung anong nangyari na yung ugnayan ng proletaryong revolusyonaryo at saka yung mga magsasaka revolusyonaryo na pinamunan ni Dante nung sa panahon na yon. Nakuulat silang 15,000 na ano na mga magsasaka. Ang uning manggagawa, ang pinaka-leader ng Pambansang Demokratikong Revolusyon na bago ng tipo. Ang lumang Pambansang Demokratiko nalaos na dahil ano, ang namuno dyan ang burgis liberal na hindi niya nakayanan paano tugunan yung panghihimasok ng imperialismong Amerikano. Bale, itong Pambansang Demokratikong Revolusyon inabutan na ng panahon o epoka ng bagong imperialismo at revolusyon. Revolusyong proletaryo. At yung pamumuno ng uring manggagawa hindi lamang pinakaangkop sa Pambansang Demokratikong Revolusyon kundi kinakailangan yan para itawid ang Pambansang Demokratikong Revolusyon sa Sosyalistang Revolusyon. Ang uring magsasaka naman ay pinakamalaking uri. Siya ang uring pinakamalaki ang kabilang. Ito ang tinatawag na pangunahin o main force ng revolusyon. At sila yung pundasyon ng Pambansang Demokratikong Revolusyon. Sinasabi nga, yung kanilang problema sa yung paglutas ng problema nila sa lupa ang siyang pangunahing nilalaman
ng Pambansang Demokratikong Revolusyon. At may sasagawa lamang ito kapag uring proletaryado na namumuno, kapag burgis ang namuno tulad ng dati, naku, eh mga burgis na yan eh. Naging burgis lang dahil sa edukasyon, pero mga anak sila ng mga asendero, mga komersyante. Ganyan, arali mo yung kwan, mga leader sa dating lumang revolusyon, di ba? Si Rizal, eh, anak ng malaking inquilino, yung bang malaking leaseholder ng Friar Land, no? Tapos sila Luna, mga anak ng burokrata. Yung iba dyan, anak ng mga komersyante, no? Kaya talagang maasamo yung uring proletaryado kahit na sa pamumuno, sa paglutas sa problema sa lupa. Kasi kapag burges, yung kanilang pag-iisip tungkol sa pribadong pag-aari, mahirap mo basagin yun. Kasi para malutas mo yung problema ng mga magsasaka, ano yun eh, talaga alisan mo ng prerogative na mag-aari ng lupa yung asendero. Sabi nga naman ni Lenin, ang komunismo hindi mo makuha sa pagiging manggagawa. Hindi mo makuha sa loob ng paprika, otherwise hanggang trade union ka lamang. Kailangan meron kang siyentipikong pananaw sa buong lipunan, alamin mo yung kontradiksyon, mga batas ng pagkilos na umiiral sa lipunan. Pagkatapos, ang importante, papaniga mo kung anong uring inaapi at nakikita mo yung pag-asa at tunguhin ng mga pangyayari para umunlad yung pagkilos ng inaapi tulad ng uring manggagawa at kamtin niya ang kapangyarihan pang politika. Yun ang paliwanag ni Lenin. Kay Mao eh, pag sanay ka kang Mao, sasabihin ni Mao, hindi pwedeng mangyaring manok mangyayari sa bato. Kailangan manggaling sa itlog, no? Ibig sabihin eh, ang tuon doon sa salitang yon, batay sa panloob na kondisyon, may susulpot na bagong phenomenon o isang bagay na makikita mo, no? Pero walang contradiction dalawa dahil yung dalawang punto nagsasalubong dyan ay na magkakaroon ng sosyalismo dahil magbubuhat ito sa kontradiksyon ng uring kapitalista at uring manggagawa. At mula sa kontradiksyon na yan, sa kalaunan, sa pamamagitan ng pagkilos ng uring manggagawa, mangingibabaw at makapangagaw ng kapangyarihan pang politika. Pagdating sa mga taong tumatanaw at kumagawa ng mga ideya o teorya, una sa lahat, rekisito ng siyensya na meron kang kabuang pagtingin at parang outsider. Pero yung outsider na yan, kailangan intindi niya yung mga panloob na batas ng pagkilos. Nasaan nga ang sirkunstansya kung saan ako ipinanganak? Ibig sabihin, hindi ko pinili na ako ay anak ng isang pamilyang kayang magpaaral, no? Hanggang makarating ako sa universidad. Ibig sabihin niyan ay circumstance by birth, not by choice. Pero may bentahan ng nakakakuha ng mataas na formal na edukasyon. Nagkakaroon ka ng kakayang magbasa. Mahahasa ka sa pagbabasa at pag-aaral, no? Sa pamagitan ng ganyang kakayahan, inabot ko yung mga libro nila Marx, Engels at si Mao at si Lenin, no? So, advantage ng abilidad na magbasa at kumilala kung ano mga progresibong idea yung pagiging mag-aaral. Ngayon, kung ikaw ay manggagawa at hindi ka nakaabot sa mataas ng pag-aaral, ikaw ay preoccupied ng pag-aarap buhay. Mga problema, no? Pati impluensya ng nag-aaring uri, araw-araw yan na dumadamba sa iyo.
Lagi may utos yan kung anong gagawin mo eh. May mga foreman yan na nagpapantay sa'yo. At pag uwi mo, pagod ka na, hindi ka na pwedeng mag-aral, no? Kaya nga, mahalaga yung paglaban para sa maiksing oras ang pagtrabaho para mas maraming panahon ang manggagawa sa kalaunan na magpataas ng kanyang antas sa kaalaman at kultura. Ganyan.